umaga. Binigyan mo tayo ng bagong umaga, bagong buhay at bagong pag-asa. Amen? Kaya ang pag-asa na yun at bagong buhay ay ilalay po namin sa ating Panginoon. Amen? Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Patuloy natin kami sa pag-asa sa buhay. Isipin po natin ating mga mata upang ang ating bibo at ang ating puso so ang ating mga mga. O Diyos, patuloy mo iparahin ang ating mga 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 mga. Dahil po kami Diyos, nagpapakumbaw ang ating mga nangapan. Hallelujah. Alis po. Thank you.
one person, patagong ko na. Oh,
Oh,
Tatawa lang kasi, nalilig tulog pala kasi 2 meters
Ngayon, itong mga pamilya ko, tinulungan yung paulay na ilalas ng hindi ko. Ayaw mo ba sa
nakita ka ni Lord. Ayan. O sige, ayaw mo. Brother Jesse. Ay, ito, sorry. Yun, nagpapasalamat ako kasi itong dates. Actually, sinama kami sa outing, wala talaga business. Wala talaga kaming budget kasi yung budget namin, napunta na sa pantay ko, sila sa namin. Pero dahil sa community, sabi ka na lang namin, sinama kami dahil na wala kaming budget. Kaya nakaharap naman, nakaway kami ng ita sa masaya ang community ng parents ng company. At kapasalamat ako na nandito kami uli ngayon para matinggol. Yan lang po. Ayan po. Sige po. Tayo po ay pumalakpak sa ating Panginoon. At tayo po ay natin tayo po sa presensya ng ating Diyos na buhay. At sa ating pagtayo, sumigaw! Thank you.
Thank you.
Buong buhay na palakpak, ayaw na ginahay. Yan na lang ang palakpak sa kapatid, magandang hapon sa inyo. Mas maganda ka pa sa hapon. Mas maganda kayo sa hapon. Handa na ba kayo makinig? Handa na ba kayo pagpalain na El Shaddai? Parang ayaw yung pagpalain yung minan. Sa hapon ito, mga kapatid, mga answer prayer na anak ni Yahweh, the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 10, verse 11 hanggang 18. John chapter 10, verse 11 hanggang 18. Sumayin niyo ang Panginoon. Ako ang mabuting pastor, iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga lupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong tupa. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya nagmamahal sa mga ito. Ako ang mabuting pastor, kilala ko ang aking mga tupa at kilala rin nila ako. Tulad ng pagkilala ng ama sa akin at pagkilala ko sa ama, iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi bahagi ng tulungan na ito. Kailangan kong akalis sila at sila ay makinig sa ating tinig. Sa gayon, makakaroon ng isang tawan at isang pastor. Ito rin ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus, mayroon akong ibang mga tupa na hindi bahagi ng tulungan na ito. Kailangan kong akalis sila at sila ay makinig sa ating tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang tawan at isang pastor. Dahil mahal ako ng aking ama, ibinibigay ko ang aking buhay. Ngunit ibinabalik ko rin ito. Walang makapag-aangkin ng aking buhay maliban sa aking mismo. Ito ang utos na ng aking ama sa amin. Ito ang dahilan kung bakit ibinibigay ako ng aking ama. Wala makapag-aalis o makapag-aagaw ng aking buhay sa akin. Ito ang utos ng aking ama sa akin. Mga magulang, mga kapatid, mga kabataan, mga anak ni Yahweh, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Amen. Muli natin palapakan ng ating salamat sa ating choir at band. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, lagi mong tandaan, walang pagpapagal na walang gantimpala. Amen. Niniwala kayo na may gantimpala kayo sa Shirai? Dapat lang. Amen. Yung mga may gantimpala na, pwede na kong pumuwi. Makapunta na kayo mga kapatid. At magtutok tayo ng 5 hours. 1 hour lang mga kapatid. Tapos na tayo at ako kami ni brother sa Tumana. Sa ano yun? Tumana po sister. Magaling dito tapos kami sa Tumana. Thank God sapagkat busy na naman tayo sa gawain ng Yahweh. Sa hapon ito, gusto kong pag-aralan natin lahat ay ang mensahe ng Panginoon na hindi masayang at ito'y klarong maunawaan natin na tayo ay hindi maligaw ng mga deception. Amen ba? Sa mundong ito, naglipa na ang mga religyo, naglipa na ang mga sekta, at litaw na litaw ang mga panlilin lang ang salita ng Diyos. Nakikinig ba kayo? At alam niyo, kapag wala tayong wisdom na galing sa Panginoon, makakasama tayo sa milyon-milyon na naliligaw ng mga tao mapapin lang. At hindi tayo naliligaw ng maraming tao kapag tayo din ay may kakayahan na mapunawa ng kanyang salita. Amen ba? Nandito tayo hindi lamang para magdamasan ng biyaya.
Nandito tayo para hindi lang pagyamanin bakarili. Nandito ka hindi lang para gumaling sa karamdaman. But most of all, tayo ay matuto sa salita ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, kung gusto mong matuto, huwag ka kong tulog-tulog. Amen ba? Amen? Sabi ng MC kanina, masarap daw matulog ngayon. Kasi may hinihinit at may buhapon. Pero huwag kayong matulog sapagkat talo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko kanina sa ating intro, parang ang tao ang naliliglaring ng mga tinatawag na deception. Amen. Pero sa taong may wisdom, sa taong may malawak na unawa sa salita ng Panginoon, klaro-klaro ang mga taong naliligaw na deception. Amen ba? At alam nyo, napakahirap magtiwala ngayon sa mga leader ng simbahan kahit anong video. Amen ba? Kasi, sino ba ang paniniwalaan mo kung yung mismong leader ng video ay siyang gumagawa ng mga taliwas sa inaasahan natin? Di ko naman sinabi na hindi sila nagkakasala. Amen ba? Di ko naman sinabi na perfecto na sila. But it doesn't mean na tayo ay tao ay lisensya para patuloy na gumawa ng mga maling bagay at hinlaming lalo na ang mga taong kulang ang kaalaman. Ang taong mapaghinlan at ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos ay sobrang pang-aabuso sa mga taong kulang ang kaalaman. Kaya ang Panginoon ay hindi papayag na ang mga taong naliligaw ng landas ay kanyang pastulan, ay kanyang akayin sa landas na gusto niya. Nagiginig kayo? Amen. Gusto niyo ba maakay sa landas ng Panginoon? Amen. Siyempre naman kasi marami ng taon na tayo ay lumakad sa ating gusto. Magtrabaho ng magtrabaho, mag-overtime ng mag-overtime, pero hindi sumusobra yung pera. At minsan, pag hindi ka binabayad ng Panginoon, ine-expect mo na marami kang pera, kukunin lang pala ng hospital. Ikinig kayo. Kaya magandang bagay na pag-aralan natin sino talaga ang dapat nating pakinggan, sino dapat ang dapat nating sundan sa mga nalalating araw, linggo, buwan, taon ng ating buhay. Alam ko, ang iba sa inyo may mga naiwan kang labakan. Hindi ko sabi ng sundan. Ang dami nating mga responsibilidad. But we set aside sapagkat mayroong tinig na tumatawag sa inyo. Mayroong mensahe na gusto ng Diyos na malaman ninyo. Amen po ba? Sabihin mo sa'yo, Natalie kapatid. Okay ka lang. Kaya pa ba? Pag may nahuli akong mag-ikab, joke lang yun. Pero lagi na nag-iikab, pero the point na tayo ay matulog, huwag natin gagawin. Mamaya matulog kayo ng aming gusto nyo. So, ang gusto ng Panginoon ay maintindihan niya ang ating mensahe. Sa ganun, mayroon tayong kakayahan. Sabi ng mga magulang noon, laging pinapaalala sa kanilang mga anak, wala kaming yaman na maipapamana sa inyo, kundi ang kaalaman. Ang edukasyon. Sapagkat ang kaalaman ay isang napakagandang kayamanan na walang sino man na makapagtakaw. Yung kaalaman niyan, hindi nila maaagaw, hindi nila malalaman maliban na makita nila ang nakikita ninyo. Malito maintindihan, anong meron sa El Shaddai? Pera-pera lang ba yan? Anong meron kay El Shaddai? Overactive ba ang mga nandyan, mga OA? Pero hindi. Sabihin mo siyang kapatid, kapatid? OA ka ba? OA ka ba? Sagutin mo, kapatid? Kapatid. Bakit? Bakit? Halata ba? Halata ba? Ang mga nag-nelisera ay hindi OA, kundi mayroong pambihiran na lalaman galing sa Diyos. Amen. So,
natin ang mensahe ng Panginoon kapag tayo ay mayroong wisdom. Itong wisdom na ito ay hindi lang nakukuha sa school. Ito ay innate na tinatawag. Ito ay kumusang bumubukal sa ating isip at puso na nakikita natin ang mga bagay ng gagalit sa Diyos. Alam niyo ba si St. Augustine? Pinag-aralan niya ang lahat ng napakataas na theology. Ang pinakamagaling na theology, but then, alam niyo, sabi ni St. Augustine, pagdating sa dulo ng aming kakayahan, ang pananampalataya ang dapat mapupirin. Hindi natin kaya marukin ang Word of God. Hindi mo kaya alamin ang kalaliman ng salita ng Diyos. But when we came to the bottom line, but when we came to the end of our ability to discern the truth, makikita mo, binibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Sabihin mo siya, katabi ka pa rin. Binibigyan ka ng wisdom ng Lord. Nung kami hindi pa nag-aaral, ang akala ko, ang galing-galing ko na. Pero napakarami pa ng patuturo na dapat hindi natin mamitin. Kaya sabi ng mga parang natin, mga Elshaddai, huwag lang puro magyaman, huwag lang puro magpapala, tulungan sila na lumakad kung ano ang ibig ng Diyos. Kasi kapag tayo ay matarap, matahak natin ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay ibibigay ni Yahweh Elshaddai. Para hindi kayo kumisig ito na. Amen? Amen. Amen! Malakas na palapak sa ating Panginoon. Sa araw ng salita ng Diyos, kailangan meron tayong mga dapat alamin. Dito, ang pagpapahid ng salita ng Panginoon ay binahan sa tinatawag na figurative. Sabihin mo figurative. Ang figurative ay isa sa genre ng pag-aaral ng Biblia. Kuwano? Si King David, ang kanyang pag-express ng Word of God ay dinadaan sa poetic. Sabihin niya poetic. Sapagkat ang salita ng Diyos na mabasa niyo sa Salmo ay nanggagaling sa kanyang puso. Kaya makikita niyo pag nagbasa kayo ng Psalm, ng awit, para may rhyme. Para magkakabagay-bagay ang Word of God. Ano yung bakit? Ito'y dinadaan sa pagiging poetic o dinadaan sa pagiging patula. Dito sa ating gospel, mga kapatid, ito ay figurative. Ibig sabihin, hindi ito literal. Kasi ito yung kinuha sa historical background ng mga unang-unang panahon. Noong unang panahon, ang puso ay mga pag-alagad ng hula. At grabe ang commitment ng may-ari ng mga tupa. Ay, di ba? Ayaw niya na ito ay naliligaw, nawawala. Kaya may isang parable sa Bible, sa isang dumb sheep, ay binanat ni Jesus ang isang nawawala. And it is figurative na tinumpara tayo na sa isang upa. Matayo ay isang ay nawawala ang kapatid ko sa Panginoon. Sometimes, nalidiscourage yung buhay natin because we walk on our own path, mga kapatid. Tayo ay lumalakad sa gusto nating buhay. Amen. Panginoon yung mga kapatid, kailangan natin paano natin magiging pastor Seth sa ating buhay. Kasi kahit gaano kagaling ng pastor, kapag tayo ay gumiwalay sa kanya, ay posibilidad na pwede tayo mamawala sa kanya. Amen po ba? Knowing the shepherd and trusting his guidance, ilalangin ang ating tagapagpastol at makiwala sa kanyang gabay. Anyway. Sabi ni St. Paul sa Ephesians, if I could ever live, it is not I that lives, but Christ that lives in me. Sabi ni St. Paul, kung may namubuhay, hindi na ang aking sarili, kundi si Kristo na ang namubuhay sa akin. Tingin ba kayo? Pag tayo ay namubuhay sa ating sarili, hindi ka tatagal sa pagbili ito. Kasi napakabigat ng condition ng Diyos.
Kung pwede man tayo makapag-ibod, hindi natin siya masusunod. Amen ba? Unang bagay na ilagay natin sa ating puso, knowing the shepherd, trusting his guidance, mga kapatid. Kilalanin mo siya, hindi mo lang siya kilalanin, kundi pagkatiwalaan mo siya. Ano na yung katabi kapatid? Nagkitiwala ka ba? Kay Jesus. Anong sagot? Sabihin mo, waiting ha. Mga sergeant ng mga kids. Amen ba? Knowing the shepherd and trusting his guidance. Sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Sabi dito sa Tagalog, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at pag-unawa, at huwag kang manangan sa iyong sarili. Minsan, huwag yung paniwalaan ang iniisip mo. Kasi minsan, dala lang yan ang tandaan mo. Saan dapat natin iangkla ang ating buhay? Sa salitaan ng Diyos. May mga bagay, hindi tayo komportable na gawin. But along the way, habang nahihirapan ng gawin yun, nakikita mo ang bunga ng patutuhan ng paggawa mo ng tao. Hindi madaling gumawa ng tao, maniwala ko kayo. Hindi madaling magtiwala sa ating Panginoon sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng action. And certainly, God will not end in prayer meeting. Madaling maging mabuti sa prayer meeting. Nakikinig kayo? Pero yung pag-application natin ay nakakahilap kasi ang demonyo ay gusto tayong atawin sa linya na ibig ng Diyos. Trusting God means acknowledging that His wisdom surpasses our own understanding. Ibig sabihin ang pag-iwala sa Diyos ay lumalampas sa aking pag-unawa. Nakikinig ba kayo? Yes. Ang understanding ay lumalampas sa aking sariling pag-unawa. Kaya nung hindi mo pa alam sa El Shaddai, naglaging mong tanong. Amen po ba? Nung ang nanay ko yung nabubuhay pa, biyaya niya ako sa gawain, ang nasa isip ko, yung El Shaddai niya sa demonyo yata yan. Kasi yung gawain niya, El Shaddai, ang inay. Kaya hindi ko makilala ang Panginoon at maraming akong question mark. Sabi ko, sa demonyo yata ang gawain niya kasi ang pag-alam ko sa pag-worship ay sa simbahan mo. Sabi ko dito sa SLA, parang mga baliw. Sumisigaw, noon, nakala rin iyakan, ano ba? Pagkagibigin na, iyakan ko ba? At nakikita mo yung extraordinary mga manifestations, mga kapatid. Ano ko ba? Pero, kailangan tayong lumago. Hindi lang ng panahon tayo ay natutumba, tayo ay umiiyak. We come to the point na tayo ay mamuhay sa Christian living. Hindi naman kailangan pag may problema ka, tutumbang ba ka? Hindi naman. Pag may problema ka, we must be stronger. Sabi nga ng tunong ni God, when you came to your trials, kapag dumating ang problema, let us go for a while. Diba? Kapag dumating yung problema, let us stop for a while. Kapag dumating yung mga problema, pagsubok, hindi mo kailangan magpalit. You have to pause and you have to stop and wait for the Lord. Pag kayo ba hindi nakakatulong sa problema, nakakatulong ba sa problema niyo? Kapag kayo ba ay nababalisa sa problema, ano natutulong ba ang problema niyo? Nasusolusyonan ba ang problema kapag wala kang pera, ninyo nervous ka? Nakakapera ka ba? Kahit mabalisa ka, kahit manakot ka, kapag hindi mo ginawa yung kalooban ng Panginoon, magugulo yung ating buhay. Kaya bilang pastol na, bilang ang ating Panginoon ay ang ating pastol, given na yun eh, andyan na siya eh. Yan na ang kanyang plano na maging mabuti yung buhay natin. But the point na hindi natin alamin
yung gusto niya sa ating buhay. Walang magagawa ang gusto. Amen ba? Because of the absolute freedom that God given to us, may kakayahan ng pumili kung anong gusto mo. Hindi ka naman tinalian ng kisaliit at nilagyan ng katali sa ilo para gawin mo ang gusto niya. Binigyan ka ng kalayaan na pumili sa gusto mo. But remember, anumang piliin mo ay merong resulta sa dulo. Kapag iniwanan mo ang Diyos, sabi nga hindi siya pa kami, ang Diyos kapag walang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang taong walang Diyos, iwan po sa iyo. Nandiyan pa kayo? Amen! Trusting God's plan is acknowledging that this wisdom surpasses, ibig sabihin ng surpasses, lumalang pa sa limitado ng ating pag-iisip. Ganyan po ba? Pangalawa, hindi lang trusting His plan, but seeking His voice. Sabihin mo, seeking His voice. Hanapin yung kanyang ilig. Take the time to listen for the shepherd voice through prayer in meditation. Amen ba? Nung mag-aaral kami na preaching and art and preaching, napakahalaga yung tinatawag na the art of listening. Sabihin nyo, the art of listening. Magiging magaling tayong tagapagsalita. Magiging magaling tayong tagapagawa kapag marunong tayong makinig. Kahit nakakita kayo ng mga asawa na naaway na parehas ang sisigawan, parehas sila hindi nakakaintindihan. Kuha nyo? May nakita ba kayo nag-aaway na parehas ang sasalita? They will never understand kasi hindi tumatangkap yung isa. Kaya bilang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos, hindi lang tinig ka. You have to listen to God's voice sa pamamagitan ng mga sirkumstansya sa buhay natin. And we realize na marami pala tayong ginawa na hindi gusto ng Diyos. Minsan sa sarili natin, alam natin mali tayo pero nagtatapang kapangan ng tayo. Nagpupunwari ko na rin natin kasi naikatambal tayong ego, naikatambal tayong pride. But when we seek His voice, kapag hinanap mo ang kanyang tibet, iiyak ka nila. Ako hindi bagay yung iiyak. Pero pag ako'y nag-iisa, nakakapag-iyak din ako. Ako joker po ako, malabiro, pala joker. Pero pag tumalating yung pagkakataon, nakapinusap na sa Diyos, hindi niyo makukuha sa joker. When you talk to God, you cannot talk to God. We must be sincere enough. Kailangan, meron tayong desire, meron tayong paghimiti na malaman ng kanyang kalokohan. Si brother ni kung bakit maganda yung kanyang psychology, bago siya mag-share ng word of God, nandun siya sa kakaitay, nagninilay, nag-iisip ng kanyang buhay. Kailan ka ba nagninilay? Sabihin mo siya natin kapatid. Kailan ka ba huling nagnilay-nilay? Paano tayo nakapag-nilay? Hindi ka pa tapos kumain, iniisip ko labahan. Hindi na sumisiksik ang Panginoon kasi ang dami yung sumisiksik sa isip natin. Lalo ngayon, pagkaling mo sa bahay, papatayin yung sound ng malakas. Darating ka sa kotse, papatukul ka na naman. Wala nang panahon para makakinggan ang tinig ng Diyos. Amen ba? Naalala ko sa lugar ng aming asawa, may labahan doon ng mga parang river, yung malinis na tubig sa bundok. Sabi ng asawa ko, dito muna yung box, yung lalagyan ng mga labahan kung kaya sa lake. Pagbitbit ko ng labahan noon, nilagyan ko ng radyo. Sabi niya, sa mundo tayo pupunta, huwag ka nang magdala ng radyo. Ano mapapakinggan ng Lewis na kawal yung kumamali ng ibon? Radyo sa bahay, radyo pa sa bundok. Pero ang ibig sabihin, nawawalan ng tayo ng pagkikilig ng salita ng Diyos sapagkat we are occupied of many things. Sabihin mo siya ang panali kapatid. Ano ba? Ang umuukupa ng isip mo. Kapag mo ko pa nag-iisip mo ay ang kaaway mo, naniwala ka.
magagalit ka maghapon. And that's why we have to discipline ourselves to sing for His voice. When we listen to the Word of God, at nakita mo yung tama nila, alam mo dito sa isya, guys, hindi tayo na magkakakit yung tama o mali. Kasi maraming inayos ang buhay. Maraming binato ang buhay. And we find peace and serve in God. Sabihin mo siya yung kadali, kapatid. Huwag lang ayuda. Ang hanapin mo. Kundi, at ini Jesus. We have to seek His voice. Take the time to listen for the shepherd's voice through prayer, meditation, and studying His word. Cultivate personal relationship with Him. Hindi lahat ng panahon makikilig ka kay brother. Hindi lahat ng panahon meron kang ka-sharing. You have time to study for yourself. Kasi mga preacher, hindi na nag-perfect pa yan. Hindi na nga lahat ang sasabihin ay pwedeng kama. But we have the time to interpret. Hindi ko sinabi may mga mali at papanigan mo. Ayun ba? Lalo-lalo na ngayon, may nataang pinasyero ang Diyos ang anak ni ang anak na ako yung Pinsa. So mahalaga na ngayon tayong pagsusubikap na hanapin ang Pinsa ng Diyos. Sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Pero ang isang passage na nabas ako, when you are working, you are only working. But when you are praying, God is working. Ibig sabihin, kapag nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ka lang. Pero pag nananalangin ka, nagtatrabaho ang Diyos. Amen? Palakas ang palakpak. Kapag hindi mo na kaya ng pera mo, kapag hindi mo na kaya ng abilidad mo, it's time to talk to God. Sabihin mo lang, Lord, bahanap ka na dyan. Sa pamilya natin, sa mga malaki sa buhay, huwag mo lang ipakalanda ka na ikaw ang kailangan nila. Ipakita mo lang sa Diyos na pinapadalangin mo sila. Ang gabi mo lang sa surrendering control. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang control. Hindi lahat ng bagay ay pwede natin gawin. Let go of the need to control every aspect. May mga bagay na dapat natin isang tabi para ang isang tumulos. Sabi na ni Ed-Ares sa amin sa Marian, kailangan ngayon kayong pananampalataya. Ano ang record ng pananampalataya? Ang pumaya. Amen ba? Sabihin mo siya ang katabing kapatid. Saan ka ba? Tumataya. Pag tumaya ka sa luto, maraming beses ang matatalo. Pero pag ang pananampalataya ko sa Diyos, lagi kang pananampalataya. Alam nyo, nagpakasyon ako sa Tigo nung nakaraang linggo. May nako sa kapag mga kapatid at mga kapatid, mga tao doon, na may tweeting pa rin. Sabi ko, Brad, Consuelos! Kasi matagal kong pinalisan yung number nila. Uno ba yung press? Pero maraming tangkong pinalian na lagi akong karo. Alam nyo, nang manalo ako ng uno ba yung press, hindi pala nailista ng kurero. May maraming talo ko. Alam niyo yung kento ng matama? Gusto niyo makinay? Sabi ng matama, anak, magbili ka na ng bigas. Kaya yung anak ay sugarol, bumili na ng bigas. Kalahati lang. Pag-uwi, sabi ng magulang, anak, 20 pesos ang binigay ko niya. Bakit po kung ilang ang bigas na ito? Parang, pinaya ko sa wedding ng 20 pesos. Nag-uran yung ama. Hindi ko nababanggit ko. Kung tapos yung kakakainin na natin, hindi na yan ba?
Habang gumagayin sila, away ng away, putak ng ama. Kasi 20 pesos ang pangbigas, itiniban ng pagsara. Maya-maya, alam niyo ano nangyari? Sabihin niyo ano? Pagdating ng koredor na nalo. Sabi mo nga mga anak, kapapalay yung gusto. Kasi nasabi ko kasi hindi sigurado. Pero pag sa Diyos ka na kaya, palagi kang kanan. Kailan ka ba nakakita ng sugaro na yumaman? Sa panahulikala pa rin. Kaya si Brother Ed, isang napakabigay ng sugaro. Sa kasimutan siya na. Pero pag nag-ingil yun, maya-maya pag-uwi, wala din. That's why yung control ng ating buhay, pagkatuwalan natin sa kanya. Kapag nanampalataya ka sa Diyos, siya ang lahat na bahala sa buhay natin. Trust in the shepherd guidance is leading you towards better and purposeful path sa mga pakahalaga buhay. Ano mo daw ang damo kung patay na ang kapal? Kaya sumigaw siya, Brad, kaya ba pwede? Pero ibig sabihin, kahit kalabaw, kahit kabayo, bumala na yan, wala na. Everything we possess, we have to put in the hands of God. Ilagay natin sa kami ng Diyos, sapagkat maubos ang buhay natin, hindi tayo magiging isa. Sabi ng Proverbs 16:9, the heart of man plans in his way, but the Lord establishes his steps. Ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nag-i-establish ng ating buhay. Wala namang tao ang nagplano ng aming mahirap. Wala namang tao ang nagplano ng aming magulo ang buhay. Napakaganda ng binitawan ng ating assistant education webinar. Kailangan mataas ang kanitas ng ating pag-iisip. Kasi kung ano ang level ng ating pag-iisip, ganun lang yung buhay natin. And you know what? Ang pagiging mataas ang level ng buhay pa. Ang buhay na din, hindi sa dami ng pera. Hindi ba? Ang antas ng level ng buhay, may hindi kung gaano kapag mo yung pera. Kung di confident ka, na kahit ang tama lang ng buhay natin, alam mo hindi ka papabayaan niya. Mahina ang ibig mo. Alam ka natin ang ibig mo. Correcting control means recognizing that our own plans and desires may not always align with God. Ibig sabihin, surrendering control, ang lahat ng plan natin ay hindi lahat nakaalay sa plan ng Diyos. Kailangan nakaalay sa gusto ng Diyos. Amen. At ito yung napakalandang bagay na dapat natin i-practice sa buhay ng ito. Noong hindi pa ako nag-Elsia guide, isa po sa napakalagang bisyo, yung despachero ka ako. Hindi ako mapakali sa bahay kapag hindi nakapagbarkada. Lalo-lalo na, hinahanap ko ng barkado ko sa inyo, matatapos ako yung nagagira sa tao. Ako yung tagatutong, kailangan nila ng manood ko sa inyo man. But along the way, kahit paano nagbumili tayo ng konti, nagbago tayo ng konti, kapag yung sisimula, it will grow. Amen ba? So, mahalagang bagay na huwag yung desire natin, yung gusto natin ng ating sundin, kundi ang kalaon lang. So, magagawa natin ang gusto ng Panginoon bilang lingkod, bilang pastor niya sa ating buhay, kapag nakita natin ang dapat makita ng Diyos. Kapag nalaman natin ang dapat gusto ng Diyos. If we are walking on our own, hindi tayo dadako. Sabi ko nga lagi, di ka naman pwede mag-grade 2 kapag di ka dumaan sa grade 1. Di ka naman pwede mag-high school kapag di ka dumaan sa elementary. What do I mean is, mag-level up yung buhay spiritual natin. Tayo ay maghanap lalo ng tinig ng Diyos. Tayo ay lalo mag-aring ng tinig ng Diyos para ma-align ang ating buhay ayos. Alam nyo, hindi nyo napapansin. Yung mga katesya na ibang tingin sa kanila, lalong-lalong na kapatunayan nyo
problema, kalma ka pa rin. Amen. Yung hindi ka na naakay ng mundo, sabi ng Romans 12, do not conform any longer to the standard of this world, but be changed by the way of renewing of your mind. Sabihin mo, kapatid, di ba ka na mag-isip? Kasi, ang pastor mo ay sa Jesus. Kaya, tumayo na tayo. Diba? Tapos na tayo. Ito. Hayaan nyo na sa hapon ito ang Diyos na mag-ari sa ating buhay. Hindi ang mga bagay-bagay na sama ng loob, galit, buod, pinanakit, kundi hayaan mo na mula ngayon at pagkakailanman at sa araw-araw, paghariyan niya tayo, kalaman natin ang kanyang gusto. Na sa ganon ang kanyang lagas ay ating makakak sa gusto niya. Maliban na ang Panginoon ang kanyang silika ay maging pastor natin, maging gabay natin. Hindi tayo magtatagumpay patungo sa lakad na gusto niya o natin. Ilagay mo ang iyong kamay sa kapag-ibig puso. Pakinggan niyo ang awitin ito at pagdilayin natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Oh,
Yes, Lord, keep things.